Hi everyone! So for today's video guys, I'm going to share to you on how did I get my driver's license here in Norway. Ito guys, I'm so happy Jude na finally nakuha na akong lisensya. So the cost, it vary po guys. So depende. Naay uban nga makagasto sila o 25 to 50,000 kroner. So, sa tuwa sa Philippines is 150 to 350,000 pesos. So, depending sa kuwa is I spent about almost 40,000 kroner. So, that is around 200,000. So, muna siya mga driver dari sa Norway is very disciplined. Very disciplined sila as in. Grabe. Sunod yun kayo sila sa rules. Okay. Sayop lang ka, madakpan ka, makuan ka sa mga control is na ay mga fines. Overspeeding fines. And then, di ka mo sunod sa mga kanang right of way. Mamali ka na, napod kay fines. Drink driving. So, bawal po na siya guys. Drink driving, napod kay fines. Ma-accidente ka, ikaw ang nakasala. Kuhaon yung mong lisensya. Sumuwala yung mong lisensya. Tiway tanan yung mga gasto. So, mauna siya guys na ang lisensya dere is very pressured yung kay nila. So, dili lalim yun guys. Una ako, happy food ko. Okay, syempre, easy na kayo sa kuang makadrive-drive na ko. Bisag asa, mag-visit ko sa ko mga friends. To work, I just drive by myself. I don't need to call husband na kuan para pa-drive ko sa trabahoan. And of course, especially sa kong mga bata, if mag-start na si baby, Nikolai, o Bernihagen, kindergarten, so kita na lang ang mag-drive-drive no. Very independent na ta. Sana all. So, moto siya guys. So, before ka makakuha o driving's license. So, first, need to enroll in a driving school. So, sa ko ang part, di rin ako sa katukino nag-enroll kay easy food kay naara ko di rin. And I have trabaho, mga bata. So, wala tayo time mag-travel-travel at tag-alta 2 hours every driving. So, every driving, guys, you need to pay per hour. So, ang per hour, so, muna na siya, total lang nakutanan ito kung gastos na no? Ang per hour dere, guys, is cost around 5,000 pesos sa tua. So, 1,000 kroner over 5,000 pesos sa tua. So, yun na siya ka. Mahal, guys, lalim. Okay, 4 seasons man ang dili sa Norway. Una kay morkechoring na gitawag nila. Morkechoring is to drive in the dark. Kailangan nimo na siya, obligatory na. 15 hours driving, obligatory is kunan nimo. Driving with your chorelarer, driving teacher sa school. So, kailangan nimo na i-meet up na nga hours. So, 15 hours driving. Pero depende po guys kung bata pa ka magkuha og lisensya, so it vary po kung pila po ka hours ang imuhang needed. So sa ko ang part is 15 hours lang kay medyo edad-edara naman ta. Diba? And then after that, kailangan ka mag-learn ka first aid kay what if mo-drive ka sa kuan na ina-aksidente or ikaw ang na-aksidente for emergency purpose. So kabalo ka o saon pag apply sa first aid like CPR, unconscious like that. So kailangan ka ma-learn sa mga basic procedure and how to do the first aid thing. So also you need to have the clutching. Clutching is kay mag-snowman dere, mag-winter man dere guys. So kailangan po ka ma-learn on how to drive in a very slippery road, icy road kumbaga. So i-learn po na nimo. So kuan ka na, i-teach ka sa imuhang teacher ana, driver teacher. So clutching. Munang glat tawag nila is clutching. And then theory exam. Ang pinaka-challenging na part guys sa pagkuha og driver's exam. If you are a reader, then go for a book. Kung mahilig ka mag-read guys, so perfect para sa imo ha, magsigkagbasa sa libro. Pero sa ko ang part, kaya naman ko'y trabaho, wala ko'y time, magsigkagbasa-basa sa libro guys. So ang akong ginabuhat is nag-download ra kong app, na sila'y app din yung nagitawag na Theory Tentamin. So I downloaded that app and I purchase monthly. I think it was monthly
So, nagabasa ra ko while dito ko sa akong trabaho, nagabasa ko, ana. Then, I took a lot of, like, test questions in that app. So, naasa yung mga questions, mga questionnaire dito. So, after ni mo mag-review, question ka dito. So, very helpful kayo, guys. Dito ko na nakuhanyo ko. So, sa theory exam, I took 3 times. I took it 3 times, guys. So, first, fail ko. Out of 45 questions, you need 38 to pass. So, at first, I had 8 mistakes. 1 point na lang, unta, guys. Upasaran ako. Sayang kayo, no? But anyway, wala ko nang madanong pag-asa sa retake gihapon ko pagiging aduha. 8 mistake lang gihapon, guys. Consistent kayo ang 8 mistake, di ba? Sakit kayo sa dughan. Paita. So, marag po tayo naman. Kung di kumawad ang pag-asa kayo, nagsugod na ta. Nakagastos na ta. Nakakuha na tong oras ani. So, nag-take na po ko katulo. May ganito, guys. Pag ikatulo na kong take, na yung mga questionnaire dito nga nibalik siya. So anak ko, ay salamat, nakabalo jud ko ani kung time na jud siyot na ko nga nakapasar ko. So pag ikatulo, guys, nakapasar ko sa akong theory exam, diba? And then after that, so kung nakapasar naman ka na, I mean, na complete na nimo ang katong mga gipang obligatory silangan nimo buhaton or ka makakuha sa imuhang final license, di ba? So, after sa theory is the driving exam, the practical exam. I took the practical exam 2 times. First na ko practical exam, guys, is dito ko ni take sa Alta. And out of my, you know, like, I don't know, maybe excited po ko siguro nga time nga mahuman ako ani, gusto na kong human ani kay para wala na kong huna na kong. So, dito ko. Focus ko, guys, at first. Pero pag-abot na ko dito sa Alta, guys, sa Staten Speed Crescent, pag-ingon sa sensor nga naa siya'y gi-oplaring, duha sila, kumbaga. Nitandura po ko. So, ako nga, anak ko nga, okay na po siguro ni, para mahuman ako. Kanya pa'y nawala mo ko sa concentration, guys. Akong nerves ni Saka. Grabe kayo ito, guys. Akong experience pa. But anyway, so na-fail ko. Kaya daghan kayo mga reason and blablabla, etc. So wala na ito na akong mind. So, sige lang, napamay. Sunod, if mo fail na po ka, hala, mo take na po ta. Pero, every driving, guys, is you need to pay almost, was it 20,000? All in all. No, 20,000 to 25,000 pesos every driving exam pag mo-fail na po ka. So, yung anak siya ka-stressful, guys. Ang imong expenses, wala na. Buslot imong bulsa. Diba? So, pag ikaduhan na, guys, ito ko na-take sa Laksel. And luckily, ang Laksel is more rara siya ka-autocano. Dili traffic. Very nice ang place. So, dito ko nakapasar, guys. As in, confident na kayo kung mo-drive dito ang time. Naniguro po ko, I give everything. Tanan-tanan ako. Ako na jud gihatag dito.